Shoutout mga Garod Trip, ngayong araw mga sir ay ituturo ko sa inyo kung saan pwede mag-adjust ng minor ng sasakyan na FI or fuel injected. So mayroon kasing mga nakagawian na yung iba na hindi pa alam, may iniikot sila doon na pampataas ng minor or pampababa, pero hindi nila alam na bawal pala yung galawin. So ngayon mga sir, ituturo ko sa inyo kung saan dapat tayo mag-a-adjust ng minor. So ang sasakyan na ito ay Hyundai Atos FI. Tara guys. So ayan mga sir, gamit lang ito mga sir, flat. Ito yung gagamitin. Oh my god. Ito yung gagamitin natin pag-adjust ng minor ng ating sasakyan. So, may ginawa akong video na mga hindi dapat galawin sa ating makina, lalo na pag fuel injected. So ito nga pala yon, ito. Uulitin ko lang dito. Ito wag niyo itong gagalawin mga sir kasi may tamang ikot yan. Ang tawag dito ay SAS. At dito rin pag ginalaw niyo ito, nag-iiba yung boltahe ng ating sasakyan, kaya nagkakaroon ng hindi magandang minor. So, ipapakita ko sa inyo kung saan dapat tayo mag-adjust ng minor. So, kung nakikita nyo ito mga sir, ayan, ito nga pala yung hangin. Dito tayo nag-adjust ng hangin. So, gamit ito, ma-adjust natin yung minor. So, itong sa akin, naka-adjust na itong minor eh. Pero, papakita ko sa inyo na kung saan dapat tayo mag-adjust. So, pag inikot ko ito, tataas yung minor. Abababa yung minor ngayon, pag paluwag, tataas yung minor. Ayan mga sir, tumataas siya. Tumataas yung kanyang minor. So, pagbababa naman, higpitan natin. Higpitan lang natin yung tornilyo. So, ayan, bumababa na siya. So, ayan, mababa na yung kanyang minor. Naka-timing na yung kanyang minor mga sir. So, papatayin lang natin kasi meron na akong ituturo sa inyo kung bakit hindi natin yung dapat galawin. So, ito mga sir, pag ginalaw niyo ito, pag binabaan niyo ang minor dito kayo nag-adjust para sa minor. Ang mangyayari dito, bababa naman yung minor. Pero magtataka kayo mga sir kung bakit namamatay yung makina pag umihinto kayo. So, ito yung dahilan kasi hindi siya tama. Hindi tama yung pagka-adjust. At saka ito, dito rin kasi ginagalaw yan nung iba, yung wala pang masyadong alam. So ang nangyayari, okay na yung minor. Pag tumakbo naman kayo, ganun din yan. Pag huminto kayo, mamamatay rin ang makina. Kasi ito talagang dalawa, mayroon yan talagang mga sukat. Sinisiting talaga yan, kinakalibrit. So para makuha yung tamang boltahe dito at saka ang tamang pihit ng ating SAS ay nakakombine yan silang dalawa. Hindi ka pwedeng mag-calibrate dito na hindi mo rin itong ina-adjust. So, ang tamang pag-adjust ng minor sa FI na sasakyan ay dito. Kasi ito yung hangin. Dito yung pag binuksan mo siya, nagdadagdag ng hangin, tumataas yung minor. Ngayon, pag hinigpitan mo siya, nagsasara yung hangin kaya bumababa yung minor. So dito lang tayo pwede mag-adjust ng minor sa mga FI na sasakyan. Kaya mga sir, kung nakagawian na ninyo na iniikot yung SAS, so tigilan nyo na yan mga sir kasi hindi talaga yan
ang adya sana ng minor. So, sana nakapagbigay ako sa inyo ng mga tips tungkol sa FI na makina. So, comment down below lang mga sir kung mayroon kayong idadagdag pa doon sa mga lodi natin ng mga mekaniko kung sakto ba yung sinabi ko. Pero sa pagkakaalam ko naman talaga, dito talaga yan ina-adjust sa hangin. Kasi kung bubuksan mo ito, kung bubuksan mo itong throttle body guys, mayroon yung butas doon sa ilalim. Pag sinasarado mo yung sinasarado mo ito, nagsasara doon, kaya walang hangin na lumalabas, kaya humihina yung andar. So pag binubuksan mo naman, dumadami yung hangin na pumapasok. Ang nangyayari, tumataas yung andar. Kaya pag mag-adjust tayo ng minor, dito tayo mag-a-adjust. Ito. So ito yung makina niya mga sir, FI. So maraming salamat mga sir sa panonood. Dito maraming daga na nagkukuta. Yan yung mga tae. Yun ang mahirap pag walang parkinganan. Nakaparking kasi ito doon sa taas. Kaya dito nagkukuta yung mga daga. Dito na rin tumatae. So medyo madumi lang yung ano natin. Ayan. Yung mga tae ng mga daga. Ang mahirap nito mga sir kung nginat-ngat yung mga wire. So sa ngayon wala pa naman na kikita ng inangat-ngat yung mga wire ng makina ng sasakyan ko. So ayun mga sir, ulitin ko, ito nga pala yung konting kalaman lang, ito yung tipis. Ito naman yung ICB, ito naman yung map sensor. So sa FI na engine, naandyan talaga yan. Hindi yan mawawala. So pag nagka-trouble, maaring dito, maaring dito, maaring dito. So yun lang mga sir, maraming salamat.